what Anne said, it's my first time to vlog. December 4, 1994. Ito yung araw na ipinanganak ako. Sobrang saya talaga ng pamilya ko nung ipinanganak ako. Lalo-lalo na ang aking nanay. Ako po yung pinakabunso sa apat kami ng magkakapatid. So ako ito. Ito si tatay. Si tatay ay isa siyang farmer. Si nanay ay isa siyang tagapagluto sa karinderya for almost 15 years. At ito naman yung sister ko, may asawa naman to, si Sister Mi. At si Sister Jubilin, may asawa din to. At ito yung pangatlo sa aming lalaki, si brother ko, si Rukito. Siya ay nag-aaral pa ngayon. Ako yung nagpapaaral sa kanya. Mas kauna pa kasi ako mag-aaral sa kanya. Dahil, siyempre, nahirapan din mag-aaral. 7 years old na ako. Nag-aaral ako sa paaralan na mas malapit sa amin. Kasama ko ang aking kuya. At sa time na iyon, ay palagi akong umiiyak kasi feeling ko sobrang layo ko na sa family ko. At yun din ang time na feeling ko sobrang layo ko na sa family ko. At yun din ang time na pumupunta si nanay sa city, palagi siyang pumupunta doon kasi doon siya nagbebenta ng mga gulay, prutas at kuat iba-iba pa. So sabi ko na lang, ang damit na ito ay binili ni nanay para sa akin. Yung bag na ito ay binili niya rin para sa akin. Pagkain, grade 3 na ako at lumipat na ako sa bayan namin. Kasi grade 5 na kapatid ko at para magkasama pa din kami. Sa time na ito ay nagtry ang nanay ko na magbenta ng gulay sa bayan. So ito yung school namin, ito yung market. So medyo malapit lang. Kasi yung purpose ng nanay ko is para matustusan ang mga pangangailangan naming magkakapatid. So palagi naglalakad lang kami papuntang school. So from house to going to school, mga 4 kilometers yung lakarin namin papuntang school. At syempre, di lang yun papunta, pati na rin pa uwi. Dito ko rin naranasan na sobrang sakit pala na magkasakit pa ang nanay mo na siya mismo ang bumubuhay sa inyo. Muntik na siyang magka-kidney stone dahil pinigilan niyang umuwi galing sa city. So, kalahin mo yun, 42 kilometers far away from city. So, more than 1 hour talaga. Doon din ako nag-aaral hanggang high school. Itong time na to ay sobrang napaisip ako kung mag-aaral ba ako ng kolehiyo. Kasi naisip ko, yung mga kapatid ko, hindi kasi sila nag-aaral. Pero sabi ko, di talaga ako marunong magluto. Maglamba, okay lang maglinis ng bahay kasi alam ko yun. Pero pag magluto at saka maglamba, hindi ako marunong eh. Kaya sabi ko, mag-aaral talaga ako. Diba sabi nga nila, poverty is not a hindrance to success. So ayun, sabi ko, bahala na to, mag-aaral na talaga ako. So ayun, sinabihan ko sa nanay na, nay, mag-aaral ako ah. Ayun, nag-try ako mag-apply sa isang school sa city namin. Kumuha ako ng BEd. Alam mo yun? Pag dumating yung result, hindi ako nakapasa sa TAT. Sobrang sakit kaya. Nung umuwi ako sa bahay, sabi ko, nay, hindi ako nakapasa sa TAT. Pero, sobrang iyak ko nun. Pero at least, yung nanay ko, sabi niya, huwag kang magkawala ng pag-asa. Ayun, nag-apply naman ulit ako sa isang university na malapit sa amin. At, iyon, kinuha ko din ulit ng course na yan. Pero, hindi mo ba alam, gusto ko ba talaga yung course na to? Kasi para sa akin, no choice. Kinuha ko lang ito kasi mura eh. For 4 years, nagka-graduate din ako. Sobrang saya ng nanay ko nito. Kasi may anak na siyang teacher. At syempre, yung pamilya ko sa bahay, nag-aantay sila doon. Sobrang saya nila kasi, yun nga, sabi ko, na-teacher na. Sobrang saya nila, pero para sa akin, hindi ako masaya. Kasi alam mo yun, may board exam pa. Baka hindi ako makapasa sa board exam. Pero, after how many months, kumuha na ako ng, nag-take na ako ng board exam. O, mga after how many months na pag-aantay, ayun, sobrang saya ko kasi, kalain mo yun, nakapasa ako. Oh, na-inform ko agad yung family ko sa bahay. Sabi ko, nay, nakapasa ako. Ng nanay, ano, nagpa-party na ba tayo? Ayun, sa kinabukasan, birthday ko.
ilang araw yun bago mag-birthday ako. So, naghandaan kami sa bahay, nag-party kami na Thanksgiving kami nun. At syempre, sobrang saya ako nun. Pero para sa akin, ewan ko lang kung masaya ba talaga ako o hindi. Kasi, paisip ko, yung result na yun is para hindi lang ako mapahiya. Kasi hindi ko naman gusto mag-tour. Eto na, nag-work na ako sa city namin. So, syempre, kasi ayaw ko pa magturo, ina-work muna ako as sa office lang. Pumunta ako ng Paranaque para doon ako maghanap ng work. Almost half month naman ang antay ko. Pero syempre, thankful ako noon kasi parang swerte ko. Kasi meron ko kakilala doon na nagsabi sa akin na may hiring sila. Ayun, nag-try ako na mag-apply. So ngayon, until ngayon, andito na din ako nag-work as staff na sa school. Thank you for watching.